Good morning, good afternoon, and good evening. This is again RJ on the Sheedang Bayan. So yan mga kabashi, welcome back. Ayan, may gagawin lang ako. Ito ay short video lang kasi may nakita ako dun sa restroom namin. And then I think this is for panlinis ng tenga. Diba? Hindi naman talaga safe ang paglilinis ng tenga using cotton buds kasi napupush niya pa sa papuntang eardrum yung ating mga madudumi na nagkakos ng earwax. Ayan. And then, may nakita ako. Tingnan niyo ako ano to. Ito ang ear candle yata ang tawag dito. Ayan. Diba yan siya? So, dahil wala, tinitignan ko kasi sa yung itsura ko dito sa ano. So, ito yung ear candle. Pero kailangan nyo ng paper plate dahil wala kaming paper plate dito. Ito yung gagamitin ko. Ayan, binutasan ko na siya. Ito yung pinagdagyan ng ano, ng glass container. So, ilalagay mo lang siya dyan na ganyan. Tapos, ilalagay mo to sa tenga mo. Tsaka mo sisindihan itong dulo. So, papaabutin ko lang siya hanggang dito. Ganyan. And then, kaya ang reason, kaya may ganito, kasi syempre mag-aapoy ito yung mga maluhuhulog. Hindi mahuhulog sa ganito mo. So, sasamputin niyo to. Ayan. So, let's try this kung meron bang makukuha sa tenga ko. So, tingnan natin. So, simulan na natin to. So, yan mga kabesh. Patulog na tayo. Dapat talaga dalawang taong gagawa nito. Pero dahil wala si Tad, nag-hunting. So, ito na lang. Uy, careful sa mga gagawa nito ah. Pero sabi nila, effective daw talaga ito. So, meron ako ditong lighter. Ayan. Apoy na ba? Ayan. So, yan mga kabeshi. Ito na yung ano, pinaka-ano niya. So, titingnan natin kung meron ba siyang, meron bang nakuha. Kung may nakuha ba yung ating ear candle sa aking tenga. Wait, pakita ko sa inyo. Ay! So, yun mga kabeshi, parang hindi ako convinced kasi parang alam mo yung ano, di ba nasusunog siya dito sa pinakaganito. Ayan, nasusunog siya. Feeling ko parang may candle something, yung alam mo yung texture ng candles, parang ganun yung ano niya dito sa loob. So, kapag nasusunog to, parang natutunaw siya papunta dito, bumababa siya dito. And then, trinay ko siyang amuyin. Hindi naman siya may earwax. Pero meron siyang ibang color. Tapos kung makikita nyo, tingnan nyo yung part na to. Ayan, diba o? Ito yung pinaka-end ng pinutulan ko na sunog. So, natutunaw siya, papunta siya dito sa end. So, hindi natin alam kung effective pa talaga ito. So, try natin yung kabilang tenga ko. Ayan. So, let's do it!
So, yan mga kabeshi, welcome back. So, ito na, tinanggal ko na yung dulo. Cut ulit natin. And then, tignan ulit natin kung ano ba yung magiging, ano nito, ano ba laman nito sa loob. So, tignan natin. Kasi sabi ko eh. So, ipakita ko sa inyo yung ating pangalawa. So, tanggalin ko na yung nakuha ng una. And then, ibablur ko na lang para hindi naman nakakasuka. Nasuka talaga. So, ayan. So, tingnan natin kung may nakuha ba siya. So, yan mga kabeshi, medyo hindi ako convinced sa, kasi alam niyo yung hindi siya, kung earwax man to, hindi siya amoy earwax eh. Hindi siya amoy earwax, amoy kandila talaga siya. Parti parang imposible kasi, tapos yung texture niya, parang kandila. Amoy kandila siya. Hindi siya may earwax. Ayan, ito siya. So, itong video na to, hindi naman nagagarantiya na ito ay totoo. Ayan, tinesting lang naman natin kung ano yung magiging experience natin sa paggamit ng ear candle. Yan. Earwax candle. Ear candle. Kung ano man tawag siya. Ayan. So, syempre, ang pinakamabuti pa rin ay magkonsulta sa mga specialist pagdating sa tenga natin kung may earwax ba talaga or hindi. Ito, alam ko parang sa Chinese yata ito nagsimula, itong earwax candle na to. And then, aside from doon, yung ano, yung cotton buds, diba? Pang ano siya, pang linis sa outer, hindi talaga sa pinakaloob. Or, huwag nyo siyang gamitin ng dry. Lagyan nyo siya ng kahit oil dun sa ano, para kumapit yung dumi sa paligid. And then, yun nga, sabi nga ng doktor, yung dating nagpa-ENT ako, ayun, kung palagi daw ba ako naglilinis ng tenga using cotton buds. Kasi ang cotton buds daw, pinupush niya yung dumi, papaloob. Nakakakuha siya, pero syempre meron yung parang dulo. So, napupush niya papunta sa eardrum. Yun yung sabi niya sa akin na huwag masyadong gumamit ng cotton buds. First, maganda kumonsulta, tapos sila yung maglilinis. And then, dito naman sa ear candle, parang ano, parang binavacuum niya yung loob ng tenga mo. May ano ka, may mararamdaman kang pressure na para may humihigop. Ayun. Tapos hindi ko alam kung itong nahigop niya, ito ba yung earwax or yung dumi ng tenga ko. Kasi kung makikita nyo talaga yung pinaka ano niya sa loob, ayan. Ayan, tumutulo siya. Alam niyo yung umaagos siya. Tapos para siyang may powder sa loob. Ayan, para siyang powder sa loob na parang dahil nga doon sa init, so lumalagpak siya sa gilid, dumadali siya. Tapos meron nga siyang powder, so namumuo siya doon sa gilid-gilid na magmumukhang earwax. Ayun lang yung parang ano ko dito. Pero yon, ang video po na to ay para lang i-testing natin to. Hindi ko po sinasabi na ito ay epektibo. Ayan. Hindi ko rin sinasabi na hindi ito epektibo. So, sa kanya-kanya na lang tayong paniniwala pagdating sa product na ito. Ayan. Basta linis lang tayo ng tenga. Ayan. Kung ano man yung nakasanayan natin at sa tingin natin ay tama, go push. Ayan. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe on our channel and then hit mo na yung bell button sa baba para updated ka sa mga latest happenings ng ating channel and then ang aking buhay, ng aming buhay mag-asawa. Ayan.
So, wala na akong iba pang sasabihin kundi salamat. This is again RJ, ang Beshi ng Bayan. Bye!